Sa pagsisimula ng laban ng Philippine Youth Table Tennis Team sa Southeast Asian Youth Table Tennis Championships, nakapagtala ng makasaysayang silver medal ang Pilipinas na naging dahilan ng kanilang kwalifikasyon sa Asian level. Ang iba pang detalye kaugnay ng matagumpay na kampanya ng National Youth Paddlers, alamin natin sa ulat ni Jimbo Incabo ng Bulacan State University. Nais sa katuparan ng Philippine Youth Table Tennis Players ang isa sa kanilang matagal nang pangarap na magkwalipika sa Asian Youth Championships. Naging posible ito matapos ang unang silver medal na nakuha ng National Junior Paddlers sa 2023 Southeast Asia or SEA Youth Table Tennis Championships na ginanap sa Brunei nitong Miyerkules. Nagmula ito sa Junior Girls Under 19 Team Players na kinabibilangan ni na Keith Ryan Cruz, Christian May Santillan, Altea Jade Gudes, Jelaine Monteclaro, at Sachi Miel Chua. Pagdating sa medal match, dinomina ng Pilipinas ang Vietnam sa score na 3-1 bago yumukod sa eventual champion Thailand 3-1. Nakasama rin nilang nakakuha ng tickets sa Asian Youth Tourney na gaganapin sa July 17 hanggang 22 sa Doha, Qatar. Since 2012 po, lagi na po kami sumasali and then lagi lang po kami nakakapag-bronze medal. And this time, we got the silver medal in team event. Kaya mag-proceed na po ang women's junior player to Asia Youth po. Ayon pa kay Philippine Table Tennis Federation President Ting Ledesma, hindi na nahiwalay ang kanilang kalidad sa mga elite players ng bansa. Katunayan, ilan sa kanila ay kasama na rin sa senior squad kabilang na ang top woman tennis player na si Cruz. Yes po, well, siya yung women's national team natin na number one, di ba? Tapos she's only going to 16 years old. No, so yung mga kasama niya dyan, yung mga 19 years old na po sila. And then, isa pong 17 years old din. Ganon. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang laban ng koponan sa individual event sa layuning madagdagan pa ang kanilang medalya sa larong magtatagal hanggang sa June 18. Para sa PTV Sports, Jimbo Incabo, Bulacan State University.